Let us begin our evening in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God, our loving Father, grant us the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, seat of wisdom, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Good evening. I left San Carlos Seminary at 4:30. I was not expecting that the traffic will be that terrible. I was asked to speak about the heart of stewardship. The heart of stewardship. That is, I think, the main theme of your diocese as people are being prepared for the upcoming new parish assignment. Medyo political po yung tema. Ano po? Medyo political. But let me begin by reading to you the parable of the talents. It is from Matthew 25:14 and following. It will be as when a man who was going on a journey called in his servants and entrusted his possessions to them. To one he gave 5 talents, to another 2, to a third 1, to each according to his ability. Then he went away. Immediately the one who received 5 talents went and traded with them and made another 5. Likewise, the one who received 2 made another 2. But the one who received 1 went off and dug a hole in the ground and buried his master's money. After a long time, the master of those servants came back and settled the account with them. The one who had received 5 talents came forward bringing the additional 5. He said, "Master, you gave me 5 talents. See, I have made 5 more. His master said to him, "Well done, my good and faithful servant. Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy." Then the one who had received 2 talents also came forward and said, "Master, you gave me 2 talents. See, I have made 2 more. His master said to him, "Well done, my good and faithful servant. Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy." Then the one who had received the 1 talent came forward and said, "Master, I knew you were a demanding person, harvesting where you did not plant and gathering where you did not scatter. So out of fear, I went off and buried your talent. Buried it in the ground. Here it is back." His master said to him in reply, "You wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I did not plant and gather where I did not scatter. Should you not then have put my money in the bank so that I could have got it back with interest? Now then, take the talents from him and give it to the one with 10. For everyone who has, more will be given, and who will grow rich. But the one who has not,
even what he has will be taken away. And throw these useless servants into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth. End of the reading. When we talk about stewardship, we have to understand that it is not simply about money. Father Rolly said, our concern is around sell. How are we going to do about it? About stall fees. About some attitudes. Ito naman ay kwento lang sa akin. Ano po? So I guess you know this. Nasabi, meron daw nagpamisa at dahil hindi nakita ang kanyang pangalan sa listahan ng mga nagpamisa, nagpunta siya sa opisina at binawi ang kanyang binayad. Kaiba naman dito, ano po? You have to understand that what you have given is not a payment for any sacraments that are being celebrated in your behalf. Mukhang hindi natin naintindihan, ano po? Or some people fail to understand that ransel is not a payment to any sacraments being celebrated in your behalf. Aransel is a way of supporting the programs of our parish. The parish priest of San Antonio in Forbes, one time in our meeting, we asked him, how come ang mahal-mahal ng kasal sa inyo? Sa Forbes, ang mahal-mahal ng kasal sa inyo. And the parish priest simply said, sinadya namin yun. Upang yung mga hindi taga-amin, huwag magpakasal sa amin. It is to discourage people not from our parish to celebrate wedding in our church. Ay doon mo gusto magpakasal na hindi ka taga doon, bayaran mo. Ano pa? Sabi nga nung isang ahente ng isang sasakyan na kung saan ang fuel consumption ng sasakyan ay 3 kilometers per liter. 3 kilometers per liter. Sabi nung aking brother-in-law, ang ganda-ganda na sasakyan niyan, kaya lang may kabig. Alam niyo po ba yung may kabig? Nagpupumilit lumiko. Sabi ko, kamahal, may kabig. Bakit hindi mo isole? Sabi niya, ay piling ko lahat ng ganito may kabig. Ano ibig mo sabihin? Ha? Ay pag napapadaan ka sa gasolinahan, kumakabig. Gusto magpakarga palagi. Ano pa? Ay sabi ko anong consumption? Yun nga. 3 liters per kilometer. When the salesperson was asked, bakit ganito ang konsumo ng inyong sasakyan? Hindi nagtanggol o hindi nagpaliwanag yung sales. Sabi lang niya, if you can afford the price, you can quench the thirst. If you can afford the price, you can quench the thirst. My dear friends, my brothers and sisters, old Senior Jerry Santos was your parish priest during the construction of this church. Hindi po ba? Nagkaklase pa kami dito kasi hindi siya makaalis. Ano po?
from San Carlos, we have to come here and have our classes kasi busy siya. Ano pa? Busy siya. And one of the things he said during the gatherings of fans was, ano sabi po niya? Sabi niya, do not insult God by making your houses more expensive than the church. Ang bagsik ng Paris Press ninyo, ano po? Mahiya kayo kung ang inyong mga bahay mas mahal kaysa sa simbahan natin. And true enough, mabilis pumasok yung pondo, di ba? Mabilis pumasok ang pondo. Anong ibig kong pagtunan ng pansin? You know the saying, to whom much is given, much is required. To whom more is given, more is required. Siyempre, hindi ka magtatayo ng ganitong simbahan sa gilid ng Magallanes. Ano po? Pag nasa gilid ka lang, wala ka sa village, huwag kang magtatayo ng malalaking simbahan. Di po ba? Ano? Yung aking unang assignment sa Santa Mesa, na seminarista pa lang ako, ang aking panalangin, huwag ako ma-assign doon. Talagang sinabi ko sa Diyos yun, Lord, please do not allow me to be assigned in that parish. But you have to know this, the moment you say you don't like it, it is what God will give you. Ano po? Kung ano yung ayaw mo, yun ang binibigay ng Diyos. Kaya ang biruan ngayon sa Paranaque, anong ayaw mo? Ano po? Anong ayaw mong parokya? Pag yun ang sinabi nilang ayaw, ibig sabihin yun ang gusto nila. Ano po? Yun ang gusto nila. Di ba? Pero yun, when I was in Santa Mesa, walang pari na gustong ma-assign doon. Bakit? Sobrang hirap. Palaging iniiwanan yun ng parish priest. And Bishop Sok, being a friend, called me to take the position. Hindi ko masabi sa kanya na pinagdadasal kong ayaw ko dyan. Nakakahiya naman sa kanya. Ang sabi ko lang, bakit ako dyan? At sabi niya, kasi walang gustong tumanggap. Ay bakit nga ako? Wala nga gusto tumanggap, tapos ako ang lalagay mo. Tapos sabi niya, kunin mo na para wala nang ibang maghirap. Kailangan ako maghirap? Sabi niya, huwag ka na magreklamo kasi magkaibigan naman tayo. Yun nga malungkot, magkaibigan tayo, di ba? Bakit ang kaibigan ang kailangan maghirap? Ano po? Gano'ng kahirap yung parokya? Nung dumating ako, walang bed, butas ang dingding, kinuha ang aircon, walang toilet seat, dinala ng parish priest. Ano po? Can you imagine? That is 1999. Hindi ganun kalayo, 1999. Walang table, worse, dinala rin niya mga kaldero. Ganong kahirap yung parokya. Ganong kahirap yung parokya. At ang pinakamalungkot, ang unang misa ko, ang aming collection, 1850. 1850. 1999. 1850. Tatlong beses ko yung binilang. Tatlong beses. 1850 talaga. 25 ang nagsimba, ang koleksyon, 1850. Ibig sabihin, mayroon pang hindi nagbigay. Hindi po ba, ano? How can you survive on a collection of 1850? Naiyak talaga ako. Nag-self-pity ako. Bakit ako nag-self-pity? Many of you knew this, that I'm a licensed mechanical engineer before I entered the seminary.
I am a licensed mechanical engineer. Sumasahod ako ng maayos. Kumakain ako ng maayos. Alam ko yun. Pero, pari ako at ang parokya ko, ang koleksyon 1850. Can you imagine? Wala kang kaldero, wala kang kama, wala kang lamesa, butas ang dingding mo dahil kinuha ang aircon, at wala kang toilet seat. Diba? Batang pari ako. Six months pa lang akong pari. Nag-self-pity ako. Hindi ko nilihim yon kay Bishop Sok. Nag-self-pity ako. Ano naman ang sasabihin sa'yo ng obispo mo? Isa lang. Kaya mo yan. Ganun lang naman yan eh. Kaya mo yan. Diba? Ang sagot ko doon ay, kakayanin ko. Hindi po ba na? Kakayanin ko. Pero can you imagine? 1850. Ang breakfast, kulang yun eh. Kulang yun sa breakfast. Paano ang lunch at dinner? Kaya wala akong staff. Wala akong pambayad eh. Wala akong pambayad. Malayong malayo yon sa mukha ng St. James Alabang. Hindi po ba, no? Kaya, yung panahon na yon, pag may pamisa, anong tanong ng tao? Magkano po ang isang kaluluwa? Pag misa sa patay, di ba? Magkano po isang kaluluwa? Parang nagtitinda ka ng kaluluwa tuwing magpapamisa ka. Ano pa? Magtitinda ka ng kaluluwa. Kailangan eh. Kailangan. But I took the courage to remove the arancel. I was the first parish in that vicariate to remove the arancel. Walang bayad ang misa, ang pamisa. Donation. Donation. Pagpatay, walang bayad. Ano po? Walang bayad ang pamisa. Pero ano ang sakit ng Pilipino? Pag sinabi mong donation, yung pinakamaliit na pera ang binibigay. Diba? Dati, pag 50 pesos, isang kaluluwa, pag sinabing, wala po, donation po, kahit ilan, naku, isusulat, puno ang envelope ng pangalan, ang ibibigay, 20. Diba? Talagang susubukan hanggang saan ang iyong PC, di ba? No? Pagamat wala namang naghahanap doon, naisulat ba yung pangalan? Wala. Wala. Pero sadyang hindi naintindihan ng tao kung bakit merong arancel. Di po ba? Bakit may arancel? My dear friends, my brothers and sisters, again, four things I would like to share with regard to the heart of stewardship. Number one, you have to understand that everything is grace. Everything is grace. What do I mean? Alam nyo na ito. Palagi ko ito sinasabi. Dumating kang walang dala, aalis kang walang dadalhin. Kung ano man ang iyong dinatnan, biyaya yon. Lahat. Yun nga lang, hindi mo yun madadala. Hindi po ba, no? Alam niyo yung kwento, na kwento ko na yata yan nung nagbigay ako ng recollection dito. Alin? Yung magkapatid na nag-aaway tungkol sa pera. Ay, tungkol sa lupa. Ha? Inimbitahan ako na mag-mediate doon sa kanilang gulo. Magkapatid na nag-aaway sa kaperasong lupa. Alas 4 kami ng hapon nagsimula. Alas 6, hindi pa sila tapos. Gutom na ako. Ang binigay lang sa akin, 3 tasang kape sa 2 oras. Ni walang cookies? Sorry for the words. Ang hirap yata na magkapeng walang cookies. Ha? At nagugutom ka. Pagdating ng alas 6, ang laman ng isip ko,
ano kaya ang dinner? Ano kaya ang dinner? Diba? Nakikita ko po yung katulong, naghahanda na sa lamesa. Nag-i-imagine ako kung ano ipapakain. At nakita ko may bowl for soup. Ay naku, sabi ko may sabaw. Diba? Pero gutom na ako. Sabi ko lang sa magkapatid, pwede po ba ako magsalita kahit konti? Diba? Dalawang oras na ako nakatenga dito. Sabi, upo naman, Father, kaya nga po naman kayo inimbitahan eh, para kayo po magbigay ng liwanag. Liwanag baga, diba? Sabi ko, ang akin pong tanong ay, yan po bang lupang pinag-aawayan ninyo, madadala nyo sa impyerno? Yan po ang akin tanong. Yung po bang lupang pinag-aawayan ninyo, madadala nyo sa impyerno? There was a dead silence. After that, sabi nung isa, Father, bakit naman sa impyerno? Sabi ko sa kanya, bakit? Sa palagay niyo, makakarating kayo sa langit. Sa palagay niyo, makakarating kayo sa langit. Yun lang ang huli kong sinabi. Pinaalis ako na hindi ako pinakain. Mahirap tanggapin ang katotohanan. Mahirap tanggapin. Di ba? My dear friends, my brothers and sisters, you have to understand that what you have today is grace. And what is grace? Enjoying the benefits you do not deserve. That is grace. Enjoying the benefits you do not deserve. Para mas maintindihan nyo. Para mas maintindihan ninyo. We just almost over. Hindi pa over. The pandemic. Bakit? Meron pang tinatawag na walking flu. Di po ba? Hindi pa over. Hindi pa over. Lately, a priest just passed away. Bakit? Mayroong remnants ng COVID. May pneumonia ang kanyang baga. Ano pa? Batang pare. So, hindi pa tapos. But during the pandemic, who among you imagine that you will really survive? Who among you have imagined that you will really survive? Everybody was afraid. Everybody. Kahit ikaw yung pari, di ba? Sadyang may mga bagay na hindi makuha sa dasal. Tingnan niyo po yung upuan ninyo. Napansin niyo ba yan, yung pews ninyo? Pumuti na lang yung iba dyan eh. Bakit? Ka-spray ng alcohol. Di ba? Kasi may mga taong kung magsimba, spray na. Lahat na lang ini-sprayan. Di po ba? No? Takot na takot tayo. In the beginning, ano lang nakalagay doon? Patient number one. Patient number two. Patient number... Yun yung mga namatay. Di po ba? No? Kasi ayaw natin bigyan ng pangalan. Later on, sa sobrang dami, nagkaroon ng pangalan. Ibig sabihin yung namamatay, tao talaga. Hindi lang pangalan, later on, some of them, kilala nyo na. Kilala nyo na ang namatay. Later on, ang namatay, kamag-anak nyo na. Di po ba? Kamag-anak nyo na. Totoong-totoo yung pandemic. But we are here. We are here. What could be the reason why you are here? And the people who lost their lives during pandemic, why? Have you asked the question? Mas banal kayo kaya kayo naiwang buhay? We are alive for one simple reason.
That is grace. That is grace. My dear friends, my brothers and sisters, perhaps some of you knew this already, that I had a stroke last September 17 last year. I was completely paralyzed. I was completely paralyzed. I had mass at 7 o'clock. I had wedding at 3 o'clock. At 5 o'clock, I was driving, going to Mega Mall. Nandun kami sa Pandakan, having our shortcut. At 5:15, I had a stroke. I cannot see clearly. I cannot open my eyes. Then suddenly, I cannot feel my hands. And after few minutes, I can no longer feel my feet. Ganong kabilis. Ganong kabilis. What is ironic, 3 weeks before the stroke, I had my blood test. And the blood test says, very good. Sabi ng doctor, you're healthy. After 3 weeks, stroke, kaya hindi na ako naniniwala sa blood test. Don't be complacent. You do not know. There are things that are not revealed in your blood test. May stroke ka ng 5:15, dinala ko sa isang hospital, sira ang MRI, I need to be transferred to Cardinal Santos Hospital. Nakarating ako sa Cardinal Santos, 10:30. 5 or 6, 7, 8, 9, 10. Alam nyo yan, o dapat alam ninyo, na pag kayo na stroke, meron lang kayong 3-hour golden window. If you will not be attended in 3 hours, you're either be dead or vegetable. More than 3 hours, I was in Cardinal Santos. The first thing I heard from the attending physician in the emergency room was, while calling my friend doctor, Father Dave might not make it. Sabi ko sa sarili ko, ano itsura kaya ng might not make it? Di ba ba? Ano kaya itsura ko? Can you imagine, by mere looking at me, the doctor says, I might not make it? Dumating yung aking cardiologist, sabi niya doon sa attending physician, ano, nakakarinig pa? O, naririnig ko lahat kasi ang paralyzed, pababa lang eh. Nagsabi ko, opo doc, dinig ko pa. Sabi niya, aba, nagsasalita pa, di ba? Ha? Pero wala na. Nagiging blue na yung mga kuko ko sa paa. Ibig sabihin, wala nang oxygen. Nag-i-imagine ako, living a life, living my priesthood as a vegetable. Wala na. But lo and behold, I'm here. As if walang stroke, no? Yung mga doktor na nagpupunta sa Greenbelt, hinihipo pa akong ganun. Father, gusto ko lang hindi sila makapaniwala. After 6 months, nag-conference yung mga doktor about me. Sabi ko doon sa pulmo, sabi ko, anong nangyari? Anong conference? Anong balita? Sabi lang nila, wala. Wala kaming masabi. Misteryo ka. O, diba? Ganun talaga. Di po ba? Ano? Yung nagsabing, he might not make it. Next day, nagsimba siya. Sabi mo, alam mo ba, si Doc So-and-so nagsimba? Sabi ko, bakit? Ay, hindi siya makapaniwala eh. Na ngayon, nakakagalaw ka na on the second day. Sabi ko sa kanya, ha? Kailangan may ma-stroke, baka kawali magsimba. Di ba? Bakit ako? Sana siya nang ni-stroke, no?
para naramdaman niya talaga. After that, siyempre nagbago ang lifestyle. Ang daming bawal kainin, di po ba? Ang daming bawal kainin. Nung tinatanong ko ang doktor, ano ang hindi ko pwedeng kainin? Simple lang ang sagot, basta masarap, Father, hindi pwedeng kainin. Ganun kasimple. Kaya pag may nagpapakain, tinatanong ko, masarap ba yan? Masarap ito, Father. Ay, hindi ko yan pwedeng kainin. I lost 10 kilos. And I'm maintaining it. I'm strict with my diet. Not because, please listen, not because I want to live long, but because I want to show appreciation to the God who has given me another chance. Why? I'm just a steward. I'm just a steward. Whatever you do, hopefully, you recognize that you are just a steward and what you have is mere grace. Katiwala lang tayo. Katiwala lang. If you fail to understand that everything is grace, then you will fail to be grateful. Dahil hindi mo naintindihan na biyaya, hindi ka marunong magpasalamat. We feel entitled. Why? Because we tend to believe that what we have is a product of our work. That is not grace. We call it merit. If what you're getting is a product of your work, that is not grace. That is merit. But what we have are grace. And because it is grace, the only response is, be grateful. Be grateful. My dear friends, my brothers and sisters, many times I have said this, that the secret of a happy life is a grateful spirit. Not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. If you are not happy, then it is indicative that you are not grateful. Masaya ako, nagpapasalamat ako, kasi yung isang paring kasabay kong na-stroke, hanggang ngayon, baldado pa. Baldado pa. Ang tanong niya sa akin, bakit ikaw magaling na, ako hindi? Aywan ko. Diba? Hindi ko masagot yan. Tuloy-tuloy sabay naman ang therapy namin, pero wala. Kanya-kanyang kwento yan eh. Di po ba? Para mas maintindihan nyo. Para mas maintindihan nyo. At palagi ko po itong sinasabi. May mga taong kagabi nagplano kung anong gagawin nila sa araw na ito. There were people last night who planned what they will do today. But the sad story, they were not able to make it. They were not able to make it. And there were people who planned this morning on what they will do tonight, but they were not able to make it. Why? Because everything is grace. I plan for my day, September 17. I plan for my day. But my life stopped at 5:15 in the afternoon. The rest is grace. The rest is grace. Alam po ninyo, yung matulog kayo, kailan nyo gustong matulog, sa inyo yun. What time you want to sleep, where you want to sleep, it is in your power. But to wake up tomorrow is not yours anymore.
I hope you understand. Why I'm sharing this? Because this is my experience. This is my experience. To sleep tonight is a choice. But to wake up tomorrow is a gift. Is a gift. Kaya nga, yung kwento ng aming, yung aking yumaong spiritual director, si Father Ben Carlos, wala siya sa breakfast namin. At sabi ng rektor, sunduin mo si Father Ben. Bakit wala sa breakfast? Sinundo ko siya sa kwarto niya. Pagbukas ng kwarto niya, bihis na bihis ang butihing pari. Naka-Roman collar, naka-suit, magandang pantalon, naka-belt, naka-medyas, at naka-suklay. Agad-agad ang tanong ko, saan ang lakad ninyo? Hindi kayo nagsabi. I usually drive for him. Sabi niya, wala akong lakad. Ay, ba't kayo bihis na bihis? Ano sabi niya? Kagabi kasi, nahihirapan na ako huminga. Paano ngayon? Nagbihis na ako. Maganda din yun. Ano po? Kasi pag tayo natutulog, suot natin, gula-gula nito, hindi po ba? Ano? Kaya pag nagbihis na ang nanay nyo, baka nahihirapan ng huminga, di po ba? Ano? Pero kung kayo po'y nahihirapan huminga, magbihis na rin kayo para decente kayo, di po ba? Ano? Who knows? Who knows? That's why many times I've said this, our goal is not to live long, but to live well. Our goal is not to live long, but to live well. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Sa Greenbelt Chapel, meron kami dating Bible passages where people get and hoping yun ang mensahe ni Lord sa kanila sa araw na yon. Mahirap gawin yon kasi gugupitin mo yan araw-araw. Iro-rolyo mo, ilalagay mo pa sa loob ng straw. At yung mga taong kumukuha nun, kung kumuha, tatlo, apat, babasahin ganyan, ay hindi ito, ay hindi ito, ay ito, ito ang message ni Lord. Pinili yung pinakamaganda, di po ba? Na, kasi ganyan tayo eh. Ang mensahe lang ng Diyos, yung maganda. Ano sabi ko? Pakilagay mo nga ang passage na ito at tingnan natin kung anong gagawin nila. Ano? Ano po yun, Father? Ilagay mo ito, you fool, I will take your life tonight. Pinalagay ko yun. Wala nang dumampot. Wala na kaming Bible passages. Wala nang nakuha eh, di ba? Maganda din yun, di po ba? Ano? We gain wisdom by knowing that our life are numbered. Our days are numbered. No? Magandang pagtunan ang pansin yun. Again, my dear friends, stewardship is to recognize that everything is grace, and because it is grace, we are called to be grateful. Third, that we have to be accountable. Hindi lang puro thank you, but you have to be accountable. You have to be accountable. Hindi porke marami kang pera, may karapatan ka magwaldas. Hindi porke malusog ka, pabaya ka sa iyong kalusugan. Hindi po ba? Hindi mo alam. If you are asked, how do you want to die? If you're given a chance, how do you want to die? Alam ko, sasabihin ninyo, sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Di po ba? Para wala nang hirap. Di po ba? Ayaw nyo kayo inaatake pa. Ayaw nyo kayo nalulunod. Ayaw nyo kayo nag-crash ang aeroplano. Ayaw nyo nahulog kayo sa bundok. Ayaw nyo nasagasaan kayo. Gusto nyo kayo natutulog. Di po ba? No? Sino ba naman ang ayaw nun?
ay dinidinig ng Diyos sa mga panalangin yun. Kaya sa ibang parokya, sa misa, may namamatay na. Natulog. Unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humiliya, mahaba-habang pagtulog. Dahil natutulog sa misa, kinuha na ni Lord. Di ba? Pag kinukwento ko yan, wala nang natutulog sa misa. Di ba? Akala nila. Ano pa? Pero maganda din yun, di po ba? Ano? Father Suarez died while playing tennis. Father in Bishop Enrique Macaraig died while playing basketball. Father Venus died while doing the pilgrimage in Holy Land. Nobody knows. Nobody knows. The late Father Jim Perry said, "If God will take me, I pray that He will take me with my boots on." Ibig sabihin, I was doing my ministry. Kasi ang ganda nga naman yun, di po ba? Nagmimisa kayo, pagtaas nyo ng chalice, patay. O, di, ang ganda, di po ba? No? O siya, oh, patay na. Ang ganda, ano? Di ba? Di ba magandang kwento yun? Paano siya namatay? Ay, habang nagmimisa, habang tinataas ang chalice. Di ba maganda? Di ba, isipin nyo yun, habang kayo nangungumunyon, the body of Christ, pagtanggap mo, patay. Oo, ganda rin yun, di po ba? Ano? Oh, hindi nyo ba na-imagine yun? Habang nangungumunyong kayo, sabi ni Father Rolly, the body of Christ. Oo, oh, di ba? Di ba? You must imagine. You must be creative. But you have to be accountable. You have to be accountable. I'm strict with my diet. Because I simply want to be accountable. Not about living long. It's about being grateful, being accountable. If I support the church, if you support the church, it is simply because you want to be accountable. Accountable. If you question where the fund goes, hindi pakikialam yun. That is being accountable. Tungkulin ng finance council na ano? Na merong transparency sa finances ng parokya. Sa Greenbelt, mahigpit ako. Meron kaming monthly report. Ang problema namin sa Greenbelt ay ano, meron kaming Love a Parish Program. That is our apostolate. We are supporting 475 poor parishes and institutions. 475. Kailangan kong mag-raise ng 1.1 million a month for that apostolate. 1.1 million. Hindi ko alam, siguro mas mahal ang apostolate ng St. James, di po ba, no? Bakit ko sineshare yun? Because to show your accountability, you must grow. You must grow. How you grow? You grow by sharing. You grow by giving. You grow by helping others to grow. The heart of stewardship is to recognize that everything is grace, that we have to be grateful because this is a gift, that we have to be accountable for what we receive, and fourth, that we have to grow. Don't dig and bury the gift. Invest it. Ano sabi sa gospel? The least you can do is to deposit it to the bank so that when the master returns, at least you can bring and give him the interest.
Hindi pwedeng zero balance ng opponent niya. Again, you are more blessed. And because you are more blessed, you are more accountable. You are more accountable. Sino kaya susunod na kura-paroko ng St. James, no? Sa amin, sa Manila, last year kami nagrego doon. Anong ginawa ng obispo? Binigyan kami ng sulat. At sa sulat, isusulat mo ang tatlong parokya kung saan mo gustong ma-assign. Ang kasunod sa ilalim ng sulat, sino yung tatlong pari na gusto mong pumalit sa iyo? Diba? Yung ibang pari, kinusulta nila ang PPC. Sinong gusto niyong pumalit sa akin? Diba? Yung ibang pari, sikreto. Ako, sinabi ko talaga sa cardinal, ipwede, I will stay in Santa Maria Goretti. Kaya hindi ako nagsulat ng parokya. Hindi ako nagsulat ng papalit. Kasi pag nagsulat ka, gusto mong lumipat. Pag naglagay ka ng pari, gusto mong paltang ka. So wala. Wala akong sinulat. Kaya na come to Papa ako. Come to Papa. Ako yung second na come to Papa. Wala pa silang mga assignment, wala pa lahat. Wala pa silang natatanggap. Hindi pa sila nakakausap. Ako ang ikalawang tinawag ng kardinal. Sabi ng sekretary, kausapin ka daw ng kardinal kung pwede ka sa Lunes. Sabi ko, may meeting ako eh. O sige, sa Martes na lang. Hindi, sa Lunes na. Diba? Kasi hindi naman titigil yon, talagang papata. Pagdating doon, may breakfast. Hindi ko nagalaw. Mahirap kumain na alam mo kung ano sasabihin sa iyo. Hindi po ba, no? Ha? Parang last meal na yata ito. Lumamig ang kape. Lumabas ang kardinal. Ang kanyang tanong kagad ay, how are you? Nako. Hirap na pag tinanong ka ng obispo, how are you? Alam mo na, di ba? Pag upong ganyan, pagdasal, sabi lang kagad niya, I know, Father Dave, that you want to stay. But if I grant your wishes, I will have more problems with other priests. Diba? I'm sure I'm not the only one who wants to stay. Ano sasabihin mo doon? Don't worry about it, Your Eminence. You have my obedience. You have my obedience. You have my obedience. Tapos, ang kasunod nun ay, saan niyo po ako gustong i-assign? Sabi niya, well, napalagay na si Father John sa Quiapo, kaya ikaw ang lalagay ko sa Greenbelt. Gagawa mo, di ba? No? Alam mo nang hindi ka mag-stay. Di? Tumunod ka na lang kung saan ka ilalagay. Nakatungo akong ganyan. Anong sabi niya, ano? Okay lang sa'yo? Opo. Siyempre, di ba? Opo. Kung ayaw mo, gusto, ilalagay kita sa Manila Cathedral, oh, Greenbelt na lang po, Greenbelt na lang, di ba? Ganun ang kardinal eh. Kung ayaw mo yan, bibigyan ka ng mas mahirap para ano, tanggapin mo na, hindi po ba? Ano? Kaya yung mga pari na namimili ng parokya, pipiliin nila yung unang ilalagay nila doon sa listahan yung ano, yung parokyang alam nilang ibibigay sa kanila. Di ba? At ilalagay nila yung kanilang favorite sa number 2. Para ano? Kunwari, consuelo. Sabi ng cardinal, I cannot give you your wish, but I can grant you your second wish. Oh. Wantua ka kasi yun naman talaga ang wish mo, di po ba? Nakakuya naman yung reminence. Ah.
Kaya nung binabasa daw ng Cardinal yung sulat, number one lahat sa kanila, Quiapo. Kasi alam nila, hindi sila malalagay doon. Diba? At doon sa second lang yung ano, yung gusto nila. Eh ganun talaga, di ba? Paraparaan lang yon, di pa ba? Ano? Paraparaan. Ha? Pero ano po sekreto? In the context of the Rigodon, when you talk about stewardship, ang akin pong natutunan, mahalin ninyo ang inyong kuraparoko. Mahalin ninyo ang inyong kuraparoko. Love him so much that it will be very, very, very difficult for him to leave you. Mahalin nyo para yung, hindi ko isipin kung saan ako ilagay. Ang nahihirapan ako ay kayo ay iwanan. Ay! Di ba, no? Sakit na aking kalooban. Kaiisip ko na ako'y ililipat. Ano po? On the third day, na-stroke ako. Kaya nung ako'y in-install sa Greenbelt, kinausap ako ng Cardinal. One-on-one. Sabi niya, alam mo, Father Dave, kung hindi ka gumaling, magigilty ako. Diba? At least inamin niya, no? Diba? Ganun talaga eh. The humanity of our priesthood. Kayo bang may-ari ng parokya? Hindi. You are just the caretakers of the parish. You are just the steward of the parish. That whoever will come, regardless, he will come with joy. Kasi nung yung aking unang assignment, hindi pa ako lumilipat, tinawagan na ako ng PPC. Ang sabi doon sa parokya, kayo po ba si Father Dave? Opo. Ah, ako po si ganito, dito po sa Nuestra Senora de Salvacion. Sabi ko, ano po may paglilingkod ko? Gusto lang ho naming sabihin sa iyo na ayaw namin sa iyo. Wala naman siguro sa inyong ganyan, no? Gusto ko sana sabihin, ganun po ba? Alam po ninyo, ayaw ko rin sa inyo. Mabuti na lang, nagtimpi ako. Di ba? Hindi naman ako na-stroke doon. Nagluha lang. Di ba? May kanya-kanyang kwento. Because we often forget that we are just stewards. We are just stewards. Dear friends, my brothers and sisters, what is the heart of stewardship? What is the heart of stewardship? That everything is a gift, recognizing everything is grace. And because it is grace, we have to be grateful. And part of our gratitude is to be accountable. Accountable to one another, to God, to the incoming parish priest, to outgoing parish priest. And fourth, that we will always work on progress or growth. Nadidinig nyo yan. That we become a better person today than yesterday. That we may become a better person today than yesterday. In the context of Advent, when we were young, when we were much younger, our life were filled with hellos. Napansin po ba yan? Ang daming hello, 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 hello. But as we grow older, you will notice we have more goodbyes than hellos. Tanggapin natin yun. As we grow older, we have more goodbyes than hellos. Hopefully, the goodbyes were filled with love
that will make each other more difficult to forget each other. Kaya mahirap iwanan yung parokyang naramdaman mong ikaw ay minahal. Pero kung hindi ka minahal, malayo pang rigo doon, nangangarap ka ng umalis. Di po ba? Do not forget that. As we grow older, we will have less of hellos and more of our goodbyes. Advent, when we think of it as waiting, we wait for something we want to become. We wait for something we want to become. At only of a child, Jesus, wala na, hindi na baby ang inaantay natin. Tapos na. Second coming na ang inaantay natin. Di po ba, anak? As the psalmist says, life is only 70, 80 for those who are strong. Tapin natin yun. Life is only 70, 80 for those who are strong. So, don't try to live long. Live well. Live well. Tinitingnan ko dito, halata naman kung sino yung malapit na. Hindi po ba? Sa mukha pa lang, alam mo na, hindi po ba? Na? Ako, 62 na ako sa January. If I live until 80, 28 na lang. Yung nga 60 ang bilis eh. Yung 28 pa. Di po ba, no? Pero hinihingi ko sa Diyos, sana naman maka-golden anniversary ako ng aking pagkapari. Kailan yun? On my 86th birthday. Hindi naman masamang humingi. Di po ba? Gusto mo makatanggap, humingi ka. Hindi bali nang hindi ka makatanggap, kahit ikaw ay humingi, di po ba? Mahirap yung hindi ka naman talaga humingi, kaya wala kang natanggap. So, humihingi ako. Ano sinihingi ko sa Diyos? Lord, sana naman maka-87 ako. 87. Sabi ng tao, ay sabi mo, golden ka sa 86. Ba't 87 ang hinihingi mo? Natural. Alang ano ang pag-celebrate ko ng golden, patay agad, di ba? Dapat mayroon pang 1 year, di po ba? Ano? Hihingi ka rin lang, lubusin mo na, di po ba? Ano? Tanggapin mo. Everything is a gift. So, if it is a gift, then ask for it. Ask for it. Di ba? Be happy. Worry less. We don't have the power to wake up tomorrow morning. So, we enjoy our evening. We enjoy our sleep. Dress well so that when you wake up, you are ready to face people or the God who has created you. Worry less. Worry less. Masyado tayong maraming inaalala. Sabi nga nung nag-iimbita sa akin, binigyan ako ng masarap na dessert. Alam niyang gustong-gusto ko yun. Talagang may mga demonyo eh. Hindi po ba, ano? Sadyang may mga demonyo. Ano po? Akala nila nakakatuwa sila. Ano po? Ano sabi ko? Well, bawal sa akin yan. At least nasabi ko, nakakain na ako yan. Hindi ba? Again, my brothers and sisters, hindi naman kailangang mahabang reflection. Ano po? Sana maliwanag what is the heart of stewardship in the context of Advent. That everything is a gift, that we have to be grateful, we have to be accountable, and we have to continue to grow. Let us bow our heads. Ama naming mapagmahal, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa maiksing pagninilay. Salamat po sa biyaya.
Salamat po sa patuloy mong paggagabay. Idinudulog ko po ang iyong mga anak na naririto, gayon din ang mga nanonood sa amin sa online. Nawa po'y patuloy mo kaming ingatan, ilayo mo kami sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo kaming pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung sino man ang mayroong karamdaman, nawa po'y pagkaluban mo ng kagalingan. Gabayan mo ang bawat isa sa kanilang mga iniisip at ginagawa. Kung meron man silang pinagdadaan ng suliranin o problema sa buhay, tuwangan mo sila, Panginoon. Alisin mo po ang kanilang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kanilang mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Patid mo, Panginoon, ang panalangin ng bawat isa. Kayo na po ang magbigay kung ano man ang makabubuti, makababanal, makasasaya, makaunlad, makasasagana ng kanilang mga buhay. Kayo na po ang magbigay. Nawa po sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Birhen, gayon din ni San Jose, tapat niyang esposo, at ni Santiago, na aming patron, pagpalain mo po ang bawat isa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat.